Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo iyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sa simula'y iisa ang wika ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat, nagawi sila sa silangan, sa isang kapatagan ng sinar. Dito sila huminto at namayan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuing mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, ngayoy, magtayo tayo ng isang lunsod na may toreng abot sa langit upang matanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak. Bumaba ang Panginoon upang tingnan ang lunsod at ang toreng itinatayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng kanilang binabalangkas. Hindi magluluwat at gagawa sila ng anumang kanilang maibigan. Ang mabuti, puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang wag silang magkaunawaan. At pinangalat ng Panginoon ang mga tao sa buong daigdig. Kaya natigil ang pagpapatayo ng lunsod. Babel ang tinawag nila sa lunsod na iyon, sapagkat do'y ginulo ng Panginoon ang wika ng mga tao, at mula roon, pinapangalat nga niya ang mga tao sa buong daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit
walang pagkatapos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang walang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang ginawa. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kaniyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kaniyang sarili, pasanin ang kaniyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ang kaniyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kaniyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman niyon ay ang kaniyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kaniya ang kaniyang buhay? Kapag ang sinuman ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan, at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kaniyang ama at kasama ang mga banal na anghel." Sabi pa ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikitang naghahari ang Diyos nang may buong kapangyarihan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa lahat at mainit na panahon kasing init ng pagmamahal ng ating Poong Hesus Nazareno. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Mapanghamon ang ating ebanghelyo. Diretso, matindi ang kailangan ng Diyos, ang kailangan ni Jesus upang kaniyang maging alagad. Papasanin ang krus, kalilimutan ng sarili at susunod sa kaniya. Mabigat po iyon. Mga salitang nanggaling sa kaniyang bibig
na hinahamon ang bawat isang mabuhay ayon sa kaniyang pamantayan. Siguro po napakinggan ninyo na ang salitang paradox. Tinignan ko sa kanilang dictionary yung paradox. Sa Tagalog pala ay kabalintuanan. Yun bang realidad? Pero ito yung nakikita mo sa realidad. Halimbawa po, maraming masasarap na pagkain ngayon, pero hindi nangangahulugan, sila ay nutritious. Paradox yun, no? Maraming mga herbal medicines. Di po ba? Hindi mo na nga alam kung ano yung totoo sa herbal. May sa rayuma, may sa puso, may sa acidic, lahat. Taas ng dugo, ang daming herbal. Pero ang daming may sakit. That's the paradox. Ang dami tayong magagaling na mga engineers. Kaya nga ang tataasan ng ating mga buildings. Di po ba? Ang daming magagaling ngayon, sa totoo lang, no? Minsan nag-aaway na nga sila sa sobrang gagaling. Pero andyan ang traffic. Andyan ang pollution. Andyan yung problema. Paradox. Yun bang nakikita mo na yung realidad? Pero iba ang hinihingi ng sitwasyon. Kabalintuanan. Iba ba natin sa ating karanasan? Humihingi ka sa Diyos, pero ayaw mong sumunod. That's paradox. Hingi ka ng hingi ng biyaya sa poong Jesus Nazareno, pero ayaw mong sumunod sa kaniyang mga salita. Patuloy ka pa rin sa paggawa ng kasalanan. That's a paradox. At kapag hindi natupad ang pinapanalangin mo sa kaniya, nawawala ang pananampalataya mo. As if ang pananampalataya mo ay nakabase kung ano ang kaniyang ibibigay. And that's paradox. Nakaupo ka kung nasaan ka ngayon, pero ang puso mo puno pa rin ng galit. And that's a paradox. Yun bang dalawang realidad na pinag-aaway natin para lamang maintindihan ang isang bagay? At nahihirapan tayo ngayong mag-decide kung ano ang papaniwalaan ko sa dalawang realidad. Kaya napakabigat ng hamon ng Diyos sa atin ngayon. Meron din po ditong paradox. Ang naghahangad na maligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito. Ang sinumang gustong magkamit niyon, pero mawawala. Ibig sabihin, ang pagsunod sa Diyos ay mayroong batayan. Ang pagtingin sa poong Jesus Nazareno na pasan ng krus ay realidad na hindi natin maiiwasang lahat. Na sa pagsunod natin sa Kaniya at paglalakbay ng buhay, tayong lahat ay may nakapatong na krus na dapat nating dalhin hanggang sa katapusan. Hindi mo pwedeng sabihin, ayaw mo na. Dapat ang sasabihin natin, kaya ko to hanggang sa dulo ng buhay ko. Dahil ito ang katotohanan na ang sinumang naghahangad ng mga bagay na makamundo ay mawawala rin kasama ang kaniyang kaluluwa. Kaya nga po minsan, ang mayaman
ang matatalino, ang maimpluwensya, minsan ang tingin na nila sa sarili nila, mga Diyos na rin. Dahil kaya nilang bayaran, kaya nilang magbigay ng anumang kaisipan, at kaya nilang mang-impluwensya sa anong bagay ng buhay. Kaya tingin nila, minsan, Diyos na sila. Nakakalimutan ang salita ng Diyos na kailangang pasanin ang krus na dapat meron tayo. Hindi tayo hihingi sa Diyos na tanggalin ang krus na ating pasan. Ang hihilingin natin sa Kanya, tulungan tayong buhatin ito para tayo ay makarating kung saan man tayo patungo. Kasabay ng pagbuhat na yan, idideklara ko sa lahat, hindi ako mahihiya sa lahat, na ipagmalaki ko ang Diyos na nagbibigay sa akin ng awa at pag-ibig na sa kabila ng aking pagkukulang at kasalanan, patuloy akong bibiyayaan ng Diyos ng kaniyang awa at pag-ibig. Hindi ako mahihiyang sabihin, Opo, Poong Jesus Nazareno, ikaw po ang nangunguna at ako po ay susunod kung saan mo mandalin ang aking buhay. Sapagkat ang tunay na alagad, ang tunay na sumusunod sa Diyos ay matapang nahaharap sa hamon ng buhay at sa mundong mapag-imbabaw. Mananatili tayong matatag sapagkat nanguna na, ipinakita na ng Poong Jesus Nazareno na sa kabila ng krus na yan, naroroon ang tunay na tagumpay at tunay na buhay. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Iyon na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama sa Langit upang masundan natin si Jesus ang kaniyang anak at matularan siya ng lubos. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang bayan ng Diyos, nawayakapin ang krus ni Kristo at maging mga buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwalang mapasa ating pangangalaga, manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang mga pinuno ng ating bansa, naway marinig nila ang mga daing ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nagdurusa dahil sa kawalan ng katarungan, manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Tayo naway maging mga karapat-dapat na katuwang ng mga taong nabibigatan sa kanilang dinaldalang krus sa buhay, manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan at kalakasang espiritual sa pamamagitan ng ating pagkalinga at pangangalaga, manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Makapangyarihang Ama, naway mabanaagan sa aming buhay at sa aming pagkalinga sa pangangailangan ng iba, ang lahat ng aming pagsisikap na sumunod kay Jesus. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Diyos, marami ka sa sanikutan sa ganyan ng loob na ito ay nangyari mula sa lupa't muna yung ibang magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang pag-ahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy ng krus ang sangkatauhay, tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso. At iadya mo kaming sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan nang sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng liministers ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o liministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Announcement. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari ninyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong, panligo at panlaba at bottled waters. Para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili na lamang muna sa inyong mga lugar o kinaupuan. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.